Okay, magandang araw sa lahat ng sumusubaybay sa ating programa. Ano, andito na naman tayo ngayon sa Kaalaman sa Radyo Kalusugan at ang tatalakayan natin ngayon ang ating dugo. Ayan, yung blood, ano? Kasi ang lahat ng nilalang ano may dugo, ano? Ano ang pinakapangunahing trabaho ng dugo sa ating katawan? Ayan. Siyempre, alam natin na halos lahat na nilalang sa mundo na nabubuhay, ano, ay may dugo at mahalaga ito para mabuhay ang isa. Oo, kahit yung mga ano no, mga hayop, pinakapangunahing function ng dugo sa ating katawan ay upang madala ang mga mahalagang substance. Ayan, papunta at paalis sa ating selula o sa ating cells. Oo, ang mga substance na ito ay ang mga sumusunod. Ano bang mga substance na dala-dala ng ating dugo? Una, oxygen, nutrient, mga waste removal, hormones, immune defense, at saka yung temperature regulatory or temperature regulations. Ano? Ang dugo natin ano, ay nagdadala ng oxygen mula sa ating baga o lungs papunta sa muscle at sa tissue natin. Yun, upang patuloy ito sa pag-function. Yung nutrient naman, nagdadala rin ng nutrient ang dugo mula sa digestive system papuntang selula o papunta sa ating cells. Dahil dito, nagkakaroon tayo ng energy at building block ang ating selula para patuloy na mabubuhay. Pagkatapos, magamit ng selula yung oxygen at saka yung mga nutrient, magiging waste product nila tulad ng carbon dioxide at metabolic byproduct. Yan, kinukulikta uli ng dugo yan at saka nilalabas. Hormones. Ano ba yung hormones? Dinadala din ng dugo ang mga hormones na kailangan upang ma-regulate ang mga ang proseso sa katawan tulad ng paglaki ng katawan at pagtangkad. Ayan, paghubog ng ating katawan at itsura natin. At iba pa, maraming ginagamit ano dun sa hormones. Kaya, napakahalaga naman yung hormones. Dugo pa rin ang nagdadala niyan. Yung immune defense, ano naman yon? Ang dugo ay may tinatawag na white blood cells na tumutulong upang protektahan ang ating katawan mula sa mga infections at mga foreign body. Yung temperature regulator, ang dugo rin ang nagre-regulate ng temperatura ng katawan sa pamamagitan ng pag-deliver ng init sa buong katawan. Sa kabuuan, ang dugo ay parang delivery courier na nagdadala ng mga parcel o mga mahahalagang substance upang ikolekta ang mga sistema ng ating katawan. Maimaintain din nila ang ating health at function ng ating katawan. Kaya ang tanong, gaano karaming dugo ang mayroon sa average ng isang adulto o isang malaking tao? Gaano kaya sa palagay nyo? Ang isang average na isang adulto, mayroong ini-estimate yan, yung approximate na mga 4.5 to 6 o 6 na litrong dugo sa katawan natin. Nakadepende ito sa edad o sa kasarian. Halimbawa, babae man yan o lalaki, sa timbang at kalusugan ng isang tao. Mula sa total body weight, binubuo ang 7 hanggang 8% ang bigat ng tao. Yan ang dugo. Halimbawa, ang tao ay may bigat na 70 kilos o 154 pounds. Ano? Ay maaaring may volume na dugo na nasa 4.9 hanggang 5.6 liters. Mahalaga ring isipin ng dami ng dugo ay nakadepende sa hydration naman ng isang tao at medical na kondisyon. Ano ang mga component ng dugo natin? Kasi siyempre may mga ano yan, may mga rekado kasi binubuo ng iba't ibang component ang dugo at ang bawat isa ay mayroong kanya-kanyang trabaho upang mapanatili ang maayos ng sistema ng katawan ng isang tao. Ang mga component na ito ay ang mga sumusunod. Una, red blood cells o yung tinatawag niyang erythrocyte.
Ano? Yan ang tawag sa iba, yung red blood cells. Ang cells na ito ay binubuo ng mga hemoglobin, isang protina na nagdadala ng oxygen at carbon dioxide na tumutulong upang madala ang oxygen mula sa ating baga o lungs papuntang tissue. At ang pangtanggal ng mga carbon dioxide na nasa ating katawan, nasa loob ng ating katawan, na hindi na kailangan mula sa tissue papunta uli sa ating baga. Pangalawa, yung tinatawag nating white blood cells. Ang tawag naman ito sa medisina, leukocyte. Yan. Ang cell na ito ay parte ng ating immune system. Na ang pangunahing trabaho ay protektahan ang katawan mula sa mga infection at foreign invaders. Oo, yun yung pinoprotektahan yan. Maraming iba't ibang uri ang white blood cells. At ang bawat isa ay may kanya-kanyang trabaho. Platelets. Ang tawag nito ay thrombocyte. Mga small cells fragment na ang siyang responsable sa blood clotting. Napapatigil nito ang sobrang pagdurugo ng isang ugat sa pamamagitan ng pagbuo ng blood clot sa mismong injury. Oo, kapag mayroon tayong sugat o mayroon tayong mga pilay, mapititigil yan. Kaya siya yung nagbubuo. Plasma. Ayan. Yung plasma naman, ito ang liquid na component na bumubuo sa halos 55% ng ating dugo. Yan. Ang plasma ay yellowish siya, yellowish fluid na binubuo ng tubig. Kaya nabanggit ko sa inyo kanina, nagdedepende yung dami ng dugo natin dahil kapag marami tayong tubig sa katawan, doon din nagkakaroon ng dugo, pagdami. Electrolytes, mga proteins, hormones, mga waste product at iba pang substance. Siya ang responsable upang madala ang mga blood cells at nutrient patungo sa buong katawan natin. Yung tinatawag naman na plasma protein, yan, ang mga proteinang ito ay mahalaga sa ating katawan tulad ng albumin, globulins at fibrinogen. Ang albumin ay tumutulong upang ma-maintain ang dami ng dugo at blood pressure natin. Yung globulins ay tumutulong sa ating immune function at ang fibrinogens naman ay para naman sa blood clotting natin, yung pamumuo ng dugo. Ang bawat isa sa mga component na ito ang responsable sa ating dugo para maging complete at dynamic tissue na kailangan para sa function ng ating katawan. Paano nalalaman ang blood type ng isang tao? Malalaman ang blood type ng isang tao sa pamamagitan ng pagtingin kung ano ang antigens na nakikita sa kanyang red blood cells. Yan, doon natin makikita. Halimbawa, magbigay tayo ng halimbawa. Ang blood type na A ay mayroong A antigens. Halimbawa naman, ang blood type B ay may, o halimbawa, ang type naman ay EB, ay mayroong EB antigen. Yan. At ang type O na parehong walang antigen na A at B. Mayroon ding tinatawag na Rh factor. Yan. Ang Rh factor, dito naman makikita kung ang tao ay may Rh antigen o wala. Kaya kapag ang isang tao ay may A antigen at may Rh antigen, ang kanyang dugo ay E positive. Yan, o E plus na tinatawag. At ang isa naman na may B antigen at walang Rh antigen ay may B negative. Ano ang kahalagahan ng Rh factor sa isang dugo? Ang Rh factor o ratios factor, gaya ng nasabi ko kanina, ay ang
protinang makikita sa red blood cells. Yan. Oo, mahalagang malaman ang Rh factor ng isang tao dahil magagamit ito sa mga medical situation tulad ng pagbubuntis. Ayan, makinig kayo mga nanay ha. Dapat alam nyo to ha. Oo, kasi nagagamit yung Rh factor na yan sa mga pagbubuntis. Ang kahalagahan ng Rh factor sa isang pagbubuntis ay upang malaman kung mayroong magiging Rh incompatibility. Ayan, sa pagitan ng nanay at ng pitos. Kapag Rh negative ang nanay at Rh positive ang bibi, maaaring magkakaroon ng Rh incompatibility na nagre-resulta ng Rh disease. Sa ganitong klase, ang immune system ng nanay ay magpo-produce ng antibodies laban sa Rh positive. Oo, yung Rh positive blood cells ng bibi na maaaring magre-resulta ng komplikasyon o pagkamatay pang ng bibi sa tiyan. Oo, para maiwasan ito, kailangang uminom ang isang buntis ng Rh immunoglobulin. Yan, o tinatawag lang RHLG para maiwasan ang pagbuo ng Rh antibodies ng nanay. Oo, para maiwasan yung mamatay ang baby sa tiyan. Kaya nagkababalitaan natin, ano, may mga nanay na mamatayan ng anak sa tiyan pa lang. Dahil yun doon sa Rh. Kaya dapat alam natin kung anong Rh ang mayroon. Kasi pag hindi nga sila magkamatch, pwedeng magkakasakit. Kaya ayan, paano ang proseso ng mga blood clotting? Ang proseso ng blood clotting o mas kilala sa tawag na coagulation ay isang mahalagang proseso upang maiwasan ang sobrang pagdugo ng isang blood vessel o injury. Ang sumusunod ay ang proseso kung paano ito nangyayari. Kapag nagkaroon ng injury ang blood vessels, ito ay nagko-constrict o sumisikip upang mabawasan ang blood flow sa affected na area at mabawasan ang pagtagas ng dugo. O, pangalawa, formation of platelet plug. Yan. Ang platelets, kapag nakarating na sa site ng injury, ay nagre-release ng chemical na nagpapalagkit sa ibang platelet. Dahil dito, nagdikit-dikit ang mga platelet at magkakabuo ng platelet plug na nagtatakip sa mga injury ng blood vessels. Coagulation cascade. Yan. Ito ang ay ang sumusunod na chemical reaction kasama ng clotting factor ng na protina sa ating dugo. Ang mga factors na ito ay may pagkasunod-sunod ano hanggang sa dumating sa conversion ng fibrinogen. Yan, isang plasma protein upang maging fibrin threads. Yeah, yan. Oo, siya yung gagawa ano. Yung fibrin mist naman formation, ang mga fibrin threads ay sumasama sa platelet plug na bumubuo na parang ano siya, yung parang banig, ano, upang mas maging matibay yung plug na ginagawa ng ating platelet. Yung clot retractions and repair, kalaunan ng blood clot ay lumiliit siya. Dahan-dahan siyang lumiliit upang hilain. Oo, hihilain niya ang bawat dulo ng ugat. Kasi napoputol yung ugat kapag may sugat tayo, di ba? Hihilain niya yan. Mas madali na itong marirepair kapag hinihila. Oo, at gumagaling ang sugat. Kapag gumaling na ang sugat, hindi na kailangan ang clot. Ang fibrin clot ay lumiliit siya ng lumiliit. Oh, habang gumagaling ang sugat hanggang sa maubos na ito dahil sa enzyme plasmin. Ayan. Ang tawag sa proseso nito ay fibrinolysis. Yan. Yan yung tawag niyan. Kaya mahalaga ang blood clotting upang maiwasan ang tuloy-tuloy
na pagdugo. Oo, ngunit ang maling proseso nito ay maaaring nagdulot ng sakit tulad ng thrombosis o hemophilia. Ayan. Kaya, ang proper functioning ng clotting system ay mahalaga para sa ating vascular na kalusugan. Ano ang instruktura ng red blood cells? Ayan, yan yung pag-usapan natin. Ano? Ang instruktura ng red blood cells ay ang mga sumusunod. Ang red blood cells ay unique. Ang shape na tinatawag na biconcave disc. Ibig sabihin, concave siya, both side. Yan. Ang shape na ito ay nagbibigay ng mas malaking surface area upang maging flexible ang red blood cells sa pagkuha ng mga oxygen at carbon dioxide at upang makalusot sa mga maliliit na capillaries. Ang mature na red blood cells ay walang nucleus. Ayan. Dahil wala itong nucleus, ibig sabihin, mas maraming space for hemoglobin. Kaya lang, ang ibig sabihin rin ito ay maikli ang lifespan ng mga red blood cells dahil hindi siya kayang mag-cells divide at mag-refer. Ang hemoglobin ay may protein na naglalaman ng iron na nagdidikit sa oxygen. Bawat red blood cells ay naglalaman ng maraming hemoglobin, kung kaya nakakapagdala ito ng maraming oxygen. O, kasi kailangan ng oxygen sa buong katawan natin. Kaya yung dugo natin yung nagdadala. Flexible ang bawat red cells, kaya niyang mag-deform o mag-squeeze upang makapasok sa maliliit na blood vessels o capillaries. Yan, para makadeliver ng oxygen sa tissue. Mahalaga ito upang masuportahan lahat ng tissue sa buong circulatory system natin. Paano ginagamit ng immune system ang white blood cells? Ayan. Ginagamit ang white blood cells ng immune system sa ganitong paraan. Una, immune defense. Ang pinakapangunahing trabaho ng white blood cells ay upang protektahan ang ating katawan sa mga pathogens. Ayan. Sila ang pinakapangunahing ginagamit ng immune system para labanan ang mga foreign invaders. Ang isang white blood cells na tinatawag na phagocytes. Tulad ng neutrophil at micro, yan, ay kayang kumain ng pathogens. Yan. Ang tawag sa prosesong ito ay phagocytosis. Ang mga phagocytes ay katulad ng ibang white blood cells ay nakakakilala ng foreign invaders at pinapatay ito. May isa pang uri ng white blood cells na tinatawag na lymphocyte. Yan. Ang gumagawa ng antibodies. Ang antibodies ay protina na kailangan ng katawan upang mapatay ang mga pathogens. Yan. Ginagawa ng lymphocytes ang antibody para sa susunod na mga pag-atake ng pathogens. Yan, yan yung trabaho niya. Madali itong malalabanan ng katawan natin kapag mayroon ng nakaready. Mayroon naman tayong tinatawag na immune memory. Yan. Ang memory cells, isa pang uri din ng white blood cells ano, na may kakayahang umaalala ng impormasyon tungkol sa mga nakakarang infection na nangyayari sa loob ng ating katawan. Kapag nagkakasakit uli ang tao tulad ng nangyayari noon, mas mahina na ito kaysa noong una dahil sa memory cell. Dahil gagawa na kaagad siya, no? Gagawa na kaagad siya ng antibody. Oo, kilala na niya yan. Ito yun, kalaban to. Titirahin na yan. Kaya humihina na. Hindi na malakas. Hindi tulad nung una na bulusok na hindi niya kilala.
din niya, no? Kaya alam na niya kung ano yung panguntra. Tumutulong ang white blood cells sa immune response, isang protective mechanism na naghihiwalay at pumapatay ng mga source ng infection, ano, at injury. O siya yung nagtatrabaho, ano, ang mga inflammatory signal ang nagsasabi sa mga white blood cells natin, o kung nasaan ang infection. Siya yung nagtuturo kung nasaan, na inaano naman ang utak natin i-deliver. Ang white blood cells naman ang papatay sa mga bacteria at pathogens na nagkukos ng infection. May iba't ibang uri pa na white blood cells, ano? Yung tinatawag na neutrophil. Isang patocytes yan, eh, na mabilis. Mabilis na nagre-react sa mga infection, lalo na sa mga bakteriyang infection. Yung lymphocyte naman, binubuo ng mga T-cells na direktang umaatake sa infected at abnormal na selula. At B-cells na siyang gumagawa ng mga antibodies. Yung monocytes ang nauuna sa pagprotekta ng katawan bago ang yung microphage. Yan. Katulad ng mga phagocytes, ginagawa rin ito ang proseso ng pagkain ng bakterya at pathogen na tinatawag na phagocytosis. Eosinophils, ang white blood cells na lumalaban sa mga parasite at allergy reaction ng ating katawan. Basophils, sila ang nagre-release ng mga substance na tulad ng histamine. Isang uri din yan ng white blood cells. Ang mga pagtutulungan ng mga white blood cells na ito ang dahilan kung bakit nalalaman at nalalabanan ng ating katawan ang mga pathogens at mga foreign bodies na maaaring magdudulot ng infection sa ating katawan. Paano nare-regulate ng circulatory system ang blood pressure? Kapag ang heart nagpump ng dugo, ang puwersa nito sa mga walls ng mga arteries ang tinatawag na blood pressure. Nasasangkot ang circulatory system ng puso, blood vessels at iba pang regulatory mechanism sa blood pressure. Ganito, nare-regulate ng circulatory system ang blood pressure. Yung cardiac output, ito ang tawag sa dami ng dugo na pinapump ng puso per minute. Yan. May malaking epekto sa cardiac output sa blood pressure ng isang tao. Ang pagtaas ng cardiac output ay maaaring mga hulugan ng pagtaas rin ng blood pressure ng ating dugo. Peripheral resistance, ang resistance na nararanasan ng dugo kapag ito ay dumadaloy sa arteries ay tinatawag na peripheral resistance. Kapag sumisikip ang artery, ay nangangahulugan ng pagtaas ng resistance na kalaunan ay nagdudulot ng pagtaas ng blood pressure. Nakakaipikto ito sa peripheral resistance ang mga factor tulad ng blood viscosity at sukat ng mga blood vessels. Ang tawag sa marami ng dugo na nasa circulatory system, katulad ng cardiac output, kapag dumarami ang blood volume, mas mataas ang blood pressure ng isang tao. REES, ito ang hormonal system na tumutulong upang ma-regulate ang blood pressure sa pamamagitan ng pagkontrol ng tubig at electrolyte sa ating katawan. Nagre-release ng kidney ng renin na siyang nag-trigger ng reaction sa ating katawan upang gumawa ng angiotensin 2 na isang vasoconstrictor. Ang vasoconstrictor ay ang ginagamit ng ating katawan upang pataasin ang blood pressure natin. Tapos, ito ang mga salik na maaaring makakaepekto sa pagtaas ng blood pressure. Una, edad.
sa pagtanda ng tao, tumatanda rin ang ating mga blood vessels at ang puso na nagre-resulta ng pagtaas ng blood pressure. Genetic. Yan. Nakaka-epekto din ang family history sa pagtaas o pagbaba ng blood pressure ng isa. Kasi, ang totoo, hindi man sinasabing mana-mana yan. No? Kaya nakaka-epekto dahil kung anong kinakain noong magulang mo, anong kinakain ng kapatid mo, dahil iisang pamilya kayo, iisa din ang kinakain nyo, kaya nagkakaroon kayo ng problema sa blood pressure. Pare-parehas kayo. Kung parehas kayo, mataas ang dugo, parehas kayo dahil sa kinakain nyo or lifestyle natin. Yan. Yung diet, mas mataas ang intake ng salt o asin, yung mono o polyunsaturated fat at bad oils ay nakakadagdag sa blood pressure at hypertension ng isang tao. Kaya dapat ang gagamitin natin na pangluto ay dapat coconut oil. Yung physical activities, ang regular na pag-i-ehersisyo ay nakakatulong upang mas maging healthy ang cardiovascular system ng isang tao. Oh, na may malaking epekto naman sa pag-control ng blood pressure. Ang stress din ano, ay nagpapataas ng blood pressure. Kaya dapat iwasan din na magkakaroon tayo ng stress sa ating katawan. Yung smoking, yung paninigarilyo natin, ang usok mula sa sigarilyo at tabako ano, kasi maraming kasing ano, hindi lang sigarilyo kasi may tabako pa ano. Yung mismong tabako ay naglalaman ng mga chemical na maaaring makadamage ng ating blood vessels. Ano pa ba ang ibang nagpapataas na ating blood pressure? Yung alcohol consumption. Yan, yung sobrang pag-inom ng alcohol o alak. Ano? Nakakataas ng blood pressure ang sobrang pag-inom o sobra lang na pag-inom, nakakataas yan. Yung medical condition ng isang tao, kapag ang isang tao kasi kapag may medical condition, o halimbawa, may kidney disease, may diabetes, at hormonal disorder ay nakakaapekto rin sa blood pressure natin. Ang regular na pagmumonitor ng ating blood pressure ay mahalaga upang mapanatili ang kalusugan natin. Yan. Ang hypertension o pagtaas ng blood pressure ay isang faktor na pwedeng magdulot ng cardiovascular disease. Yan. Oh, tulad ng heart attack at stroke. Pagbabago ng lifestyle ang kailangan natin. Medication ang kailangan natin. Kaya pupunta tayo sa doktor, ano? At iba pang intervention ay maaaring kailanganin natin, ano? Upang mamanage ng maayos ang ating blood pressure. Ano ang kahalagahan ng kaalaman sa dugo para sa ating pang-araw-araw na buhay? Mahalagang mahalaga ang dugo para mabuhay ang isang tao. Kung kaya, ang sobrang pagkawala ng dugo o pagkaubos nito ay nagre-resulta ng kamatayan ng isang tao. Ang hindi maayos na pangangalaga sa ating dugo at ang ating mga vessels na pinagdadaanan ay maaaring magre-resulta ng maraming problema sa kalusugan natin. Napagka-organisado ang ating dugo. At bawat isa ay mahalaga upang maidala ang mga sustansya sa iba't ibang parte ng katawan natin. Ayan. Upang labanan ang mga bakterya at iba pang mga foreign invaders, takpan ang mga butas at mga sugat natin at upang mag-flow ng mga component nito. Kapag mawala ang isa sa mga component na ito, mahihirapan ang ating katawan na mag-function ng tuloy-tuloy. Gaya ng kasabihan, ano, na lamang ang may alam. Ayan. Harinawa na lahat tayo ay patuloy na maging mapalaisip sa ating dugo at kalusugan. Ang pagkain ng masustansyang prutas, pagtulog na sapat na 7 to 9 hours, pagtake ng mga vitamins at minerals, at pag-inom ng tubig ay kailangan upang mapanatiling malusog ang ating dugo. Okay, maraming salamat sa susunod muli. Ang inyong lingkod si Fred Boyles at magandang gabi sa inyong lahat. Bye-bye!